tayo sa mga team fight. Ngayon, kumuha ng Ranger yung Echo and range battle yung gusto mo na kuin. Gusto ko tatanungin dito, DJ. Hindi pa sila mahirapan sa far sa dito para side ng OMG? Meron kang Louie, meron kang Brody. Meron kang kahit nga si Barats eh, pagka napasok yan sa loob ng Federal Airstrike, hindi ganun kadali lumabas yan unless ilabas siya ng isang Matilda. So, siguro, ano tong ginagawa ng OMG ngayon? Siguro ano, kasi kaya naman na i-zone mag-isa ni Haya si, ano, eh, si Farse eh. Kumbaga may ilang na siya eh. Pero yung nakikita ko sa pick nila, sobrang lakas nila sa teamfight. Sa simula pa lang sa Turtle, Barats, Matilda, sobrang lakas nila early. Sino yung itingin mong magiging prime player dito or key factor or key hero sa side ng Omega na masasabi mo na dahil dito malakas sila, Louie ba? Or Barats talaga? Si Barats tsaka si Matilda talaga. Barats, Matilda pag nagsama talaga yung dalawang yan. Oo. Halos yung early nyo, secured na eh. Ngayon, kailangan natin tignan dito. Quick lang nasagot. Guys, gusto ko lang kayo tanongin. Tig-isa, in terms of drafting, sino ang tingin yung nanalo para dito sa game number one draft? Ako sa ano, tingin ko sa Omega. Wala na explanations, ikaw? Ako sa Echo ako. Echo. So we have a split decision and we will head on dito sa ating Celestial Palace para sa game number one ng OMG versus Echo. Yung galawan nila dito in terms of map, hindi talaga sila dito, ano eh, hindi masyadong aggressive, but at the same time, first Little Wanderer goes to the side of Omega. Gano'ng ka-importante yun? Ano rin yun kasi, XP tas gold din, tas yung effect niya, yung paniglalaan sa river, sobrang laking bagay. Mas mabilis ka maa-rotate pati, especially yung makukuha mo agad yung level 4 na mas mabilis kapag ikaw yung lumamang. Since nag-iisa lang din naman yung Little Wanderer, kapag di nakuha ng jungle yun, at least meron kang skirmish na small skirmish na may lamang ka sa level. Now, considering kung ano yung nakikita natin ngayon sa side ng Echo, mas dependent, masasabi nyo ba na mas dependent ang side ng Echo pagdating sa kanilang level 4 ultimates? Pero bago lahat yan, first blood, makukuha agad nila Ryzen. Roughly siya, sinusubukan unti-unting tumakbo. That is going to be the first blood para dito sa larong to. Yan, nagamit na yung mga ano nila, mga early heroes nila. Hayabusa, yun o. Grabe sila mag-dive, o. Matilda, Hayabusa. Napakalakas sila, napakalakas ng side ng Omega pagdating sa pag-utilize ng isang Matilda. Isang Matilda. And at the same time, si Etomax dito kumukuha pa ng level sa may gitna. It is a possibility mamaya na mag-i-invade na talaga sila ng todo dito kasama si Ryzen given na may 2-0 start yung Hayabusa natin. Yes, and yun yung pinaka-importante sa core. Kailangan mo agad makakuha ng levels and bago ka makakuha ng levels, kailangan mo rin makakuha ng mga kills. So lalamang yan kapag lamang sila kapag sa retribution battle, kapag lamang ng isang level dito si Ryzen. Well, level 4 na naman si Hades, pero yung opportunity na wala siyang purple buff is really big, especially kapag magkokonta sila sa may Turtle Cave. Yung mga Rhapsody and yung mga Death Sonata niya, they need to make sure na mauunahan or at least ma-lockdown muna nila si Ryzen before going in. From a player's perspective, kunyari ikaw yung naglalaro dito, kuya Imba DJ, ha? Isipin mo, hawakan mo yung phone, hawakan mo yung phone. Yeah. Kung kumukuha na ng Turtle yung Omega, ano bang dapat gawin ng Omega dito? Kasi in terms of objective skills, nauunahan talaga sila. There is going to be a kill dito kay Kelra, and yun ba yung dapat nilang gawin? Tama yun, kasi hindi na nila kaya i-contest yung Turtle, kaya kailangan nila ng trade sa opposite lane. So, sabihin na lang natin, napantay ba nila? Kasi alam ko, mataas din ang priority para sa mga players nung Golden ngayon eh. So, tingin mo ba, sa perspective mo, Kuya Imba DJ, talagang patas yung trade na yon o mas lumalamang parang dito inside talaga ng OMG? Yung sa trade na yun, siguro, lamang ng konti yung Echo. Kumbaga, Turtle kapalit yung kill. Kasi, yung wave, tapos, malaking bagay kasi yung Golden eh, pag namatay talaga sa early. So ganun kataas yung priority pala, TDZ. Yes, pati makokontrol mo kaagad yung yung farm. Well, kapag na-delay mo yung gold laner, bukod sa gold, madedelay mo rin yung kanyang experience pati yung power. Intersection plays. Ladies and gentlemen. Grabe, way up to dragon tas flicker para makakuha yung angle, no?
Wow. Best pick ni Kuya Raplicia. Mm. And tingin ko yun din yung ano eh. Kung meron naman si ano si Chaknu, meron yung Omega, yung Echo, meron naman Raplicia na almost siya yung nagiging pick off, siya yung nagiging starter ng mga fights kaya nagiging successful yung early game ng Echo. And with that kind of initiation, na-disable kaagad yung Omega. So they need to be wary of the positioning and especially si Ryzen. Kasi once in a way of the dragon ka, hindi ka makakapag-shadow out kaagad eh. Very interesting thoughts, gentlemen. Now, as we see it, Omega, Echo, yung nakikita natin ngayon sa may mapa natin, 15 seconds up until the next turtle. Kailangan na kailangan ba ng Echo na i-contest agad yung turtle dito? O pwedeng bigay muna nila sa OMG pero may nangyayari na namang pick-off? And ang gandang ligtas nun, pero Edo Max will still go down. May ginamit na Flicker, Daytona's Welcome, that is going to be Raflicia going down. 1-1 ang trade natin, ibig sabihin 4v4 ang pwedeng maging scenario ng turtle ngayon. Kapitasan na. Mm-hmm. Well, maganda rin naman yung pagkaka-itemize dito ng Omega. Nakita natin na si Renjo, kakakuha lang ng kanyang Sky Guardian helmet. So, always uptime na yan. Hindi na siya babalik sa well. Ang kailangan niya lang gawin is makakuha ng big guy stacks. Then, kapag puno na yung big guy stacks niya, pwede agad mag-call yung Omega na mag-go. Since napakadali lang kasi nila makakuha ng pick-off dahil na rin kay Chaknu, dahil na rin sa guiding wind niya. And also the burst damage na meron. Yung OMG, ang taas ng physical burst nila. Again, we're talking about Kelra and Ryzen na kapag naiwang ka sa pwesto as an Echo, matikin makaka-pick-off kagad sila. Uh-huh. Grabe pressure na pinapakita dito ng side ng Omega. No? Si Benny Cutie actually naabangan si Etomax kasi nakita niya yung diversion. Pero Benny Cutie, ang bagyo, pumasok na pero lumabas din agad. At that is going to be Raflicia trying to get a pick-off kaso hindi tatama doon sa may torre. Si Ryzen hindi pa siya tapos. Gusto niya pa dito lumaban. At yun ang magiging katapusan ng laban na yun. At grabe sila pumasok dito, Kuya Imba DJ. Anong masasabi mo doon? Yan yung sinasabi natin na panagsama sa amin yung Hayabusa Matilde. Tsaka grabe yung pok ng panuloy. Kawawa talaga yung... Ang confident nila eh. Dahil dun sa guiding wind, tiwala sila na meron silang makakuha ang additional sustain. Just like that, yung merong shield and merong kang easy way out. So nakikita natin sa items dito, Enchanted Talisman para kay Loi. Ang bilis na ng kanya mga first skill niyan. Pero sa side naman ng OMG, kita natin Divine, Dominance Ice. Dahil na rin sa reduction ng attack speed na pwedeng pang-control sa mga members ng Echo. Ngayon, kung ikaw ang nasa pwesto ng Echo Philippines at ganito ka in your face yung labanan ng pinapakita ng Omega, paano mo ba kukontrolin? Sino ba yung kailangan mag-control na hero dito para sa Echo? Si RK3 ba? Siguro kailangan nila talaga gawin dito, mag-defend lang muna si Parsa. Umiwas muna sila sa mga clash. Tapos habang patabay nila ng gusto si Granger at si Alice para makalaban na sila mamaya. Ngayon, alam ko na dati naging magkakampi kayo ni Hades. Paano ba si Hades sa player? And ano yung mga nakita mong changes sa kanya nung nandito na siya sa Echo? Kumbaga sobrang aggressive siya ngayon eh. Tapos yung hero pool niya sobrang laki na. Kaya sobrang laki talaga in-improve ni Hades. Nakakatuwa din. Ngayon, nakikita mo siya dito, nagamit niya ang kanyang Granger. Alam ko, isa to sa mga heroes na ginamit niya, yung magkakasama pa kayo. Do you think na yung understanding niya sa Granger can become an asset para mabaliktad netong Echo yung laro laban dito sa OMG ngayon? Kayang-kayan kasi magaling pa ng pumesto yan. Kaya kung titignan natin 8 minutes na one death pa lang siya, malaking bagay yun na di namamatay yung jungler. Malaking bagay yun. Now, nasabi dito TDZ ni Imba DJ na positioning. And lagi natin narinig to, positioning is everything. Yes. It goes both sides eh. Kapag nahuli kasi si Hades, malaking impact niya kasi wala na silang poking abilities. Magre-rely sila heavily kay RK3 which is the Farsa, which is madali rin namang i-take down ng OMG currently dahil na rin kay Ryzen. And also Kelra. So, yeah, positioning is the key. Lalo kapag nahuli ka ng guiding wind plus a Circling Eagle dito ni Chaknu plus meron pang Renjo. So,
yun talaga yung magiging key dito na, na kailangan tignan rather ng Echo heading towards this match. And also sa side din naman ni Ryzen, kailangan din nila makakuha ng magandang positioning kasi once na punish si Ryzen, makakuha sila ng malaking bounty gold sa side ng Echo. Yun yung kailangan nilang gawin. Speaking of gold, players gold natin brought to you by Smart 5G. As you can see, top 3. Renjo, Kelra, Ryzen, sila ang nagahari doon and may push ata namang yan sa may gitna. And Ryzen. Wow. Papasok yun si RK3 pero aalis din siya agad. Hindi nila matutumba si RK3 pero ang importante, wala na Feathered Airstrike. Kahabol pa ba sila? Hindi na. Torn apart memory. Okay. Hitting roughly siya. 0-3-3. Grabe. Wow. Grabe yung mga ginagawa ng Omega dun kasi pinapampoke nila yung Louie tsaka Matildas nila. Last hit na lang ng Hayabusa tsaka Brody. Mm-hmm. Parang finisher lang eh, no? Poke lang ng poke, tapos pag-aabante yung Echo, aatras tayo onte. Then biglang mag-shadow kill dito si Ryzen, pati may follow-up pa ni Kelra. Nakita natin kanina, dun sa may choke point, na almost makakatakas si Rafflesia, but with the torn apart memory, I think that was dalawang stacks lang ng torn apart memory ng passive niya eh. And that is enough. Sobrang aggressive ng nagiging playstyle ng Omega, pero dumarating din tayo sa point na nagkakadisiplina sila na hindi masyadong makipaglaban sa side ng Echo. Etong disiplina ba na to, nakikita mo na ba talaga to dati pa? Or ito din ay yung isang pagbabago ng Omega na nakita mo this season lang? Siguro ano, kumbaga mas naging disiplinado talaga sila ngayon. Well, meron nangyayari din sa may baba and hindi nila matitakedown yan. That is actually Renjo who is a Barats na napakakunat and at the same time, nasa top din ng gold leaderboard natin kanina, TDJ. Yes, nakita natin siya nga actually yung top 1 the first, OMG yung first 3 kanina sa ating gold graph at nakikita natin na sobrang confident na siya along with the Sky Guardian helmet, Radiant Armor, pati kiras. So talagang enough na yung item na yun sa current timing, sa 10-minute mark, na itank niya lahat ng mga damage. So, ang kailangan niya lang talaga, ang kailangan lang ng OMG ngayon para ma-pull off or para ma-secure yung kill or yung win is for them to take down Hades, pati si RK3. Benny QT, isang malaking tinik din yan para sa OMG kasi sobrang mobile kasi. Ang wait, hirap, ano yung ginagawa dito? Ano yung ginagawa ng Echo dito? Yung ba DJ? Anong galawan yan? Nag-meeting sila. Nag-meeting. Anong meeting? Ano sabi nila? Ano sabi? Tara, patayin natin yung dadaan dito. May Zoom meeting, yung pre. Yung pala yung meeting. Hindi, actually, face-to-face. Face-to-face. Ano, nag-meeting sila. Oh, si Kelra. Kelra. Pre, sabi niya. Pre, sabi nung Smart 5G, real-time win rate, 64% daw, sabi nila. O, taka, bak tayo dito? 36% lang meron tayo. Meeting adjourned. Meeting adjourned. Meeting adjourned. Meron ma-adjourn ba ang pagtulak ng OMG? Roughly siya trying to go for the Jeet Kune Do na TikTok. Mm-hmm. Well, yun naman talaga yung kailangan nilang gawin eh. Yung entry ng Jeet Kune Do, yun din yung at the moment, yung way nila para ma-penetrate o para mabawasan yung strength ng OMG sa draft nila. As in, kapag nakakuha ka isang pick of 4 versus 5, yun yung kailangan bawi dito ng Echo. Pero sumipan. Masyadong malalim ang hinabot ni Chaknu pero nandoon sa may gitna. Benny Cutie, Winter Truncheon, kakayanin niya ba i-weather? Yung bagyo na mismo ang nag-weather ng storm na dinadala ng Omega. And this is going to be the slow push. Slowly but surely, OMG, tinukuha nila yung game na to. Echo, sinusubukan nila mag-defend, pero grabe yung damage output na binibigay ng side ng Omega. Kailangan nila umuwi every now and then. Tatlong lanes na binabantayan nila. Sobrang sakit ng damage ng mga hero nila. Oh. And the pokes are real. Game number 1, mapupunta sa Omega. Wow. Well, yung Omega ngayon, nakikita natin na talagang nasa